Nagluluksa ang mundo ng showbiz sa pagpanaw ni Jacqueline Jose. Buhos rin ang pakiramay, pagpugay at pag-alala sa batikang aktres. Live po mula sa Araneta Avenue, nagpapatrol si MJ Felipe. So MJ, ano ang sabi ng anak niyang si Andy Eigenman sa pagkamatay ng kanyang ina? Henry, heart attack. Ito ang official cause of death ni Jacqueline Jose. At kanina nga, humarap na sa media ang anak ni Jacqueline na si Andy Eigenman. At hindi niya napigilan maging emosyonal habang binabasa ang official statement ng pamilya. Pasado alas dos ng hapon nang humarap sa media si Andy Eigenman. Kasama ang kapatid na si Gabby, anak na si Ellie at pinsang si Abby Asistio. Dito, binasa ni Andy ang opisyal na pahayag ng pamilya sa biglaang pagpanaw ng kanyang ina, ang batikang aktres na si Jacqueline Jose. It's with great sadness that I announce the untimely passing of my nanay, Mary Jane Gok, better known as Jacqueline Jose. At the age of 60, on the morning of March 2, 2024, due to a myocardial infarction or a heart attack. We'd like to thank everyone who has since extended their prayers and condolences to us as our family is trying to come to terms with this unfortunate incident. Sa inisyal na impormasyon na natanggap ng ABS-CBN News, hindi umano sumasagot si Jacqueline sa tawag at text messages mula sa pamilya at kamag-anak. Kaya napagdesisyon ng papuntahan ito sa kanyang bahay sa Quezon City at doon siya nakitang wala ng buhay. Bumuhos agad ang pakikiramay at pagpupugay kay Jose sa social media mula sa mga kapwa-artista na nakatrabaho o naging kaibigan ni Jose sa industriya. Gaya nina Liza Dino at Ice Guerra na inalala ang kabutihan at suporta ni Jose sa Film Development Council of the Philippines. Itong 2023 lang nakatrabaho ni Jacqueline sina Gladys Reyes at Lito Lapid sa pelikulang Apag. Kaya malungkot na ibinahagi ni Gladys ang behind the scenes moment nila sa set. Tandaan nyo yan! Totoo yan! At talagang personal si Ate Jane. Alam mo namamaga ako. Dahil pagkain dito eh. Nagpapasalamat naman si Dimples Romana sa leksyong ibinahagi sa kanya ni Jacqueline na nakatrabaho niya sa pelikulang Minsan May Isang Puso noong 2001. Nakiramay rin ang kapwa niya award-winning actors na sina Ruby Ruiz, Vilma Santos Recto at John Arcilia. Ayon naman kay Bibet Ortesa, na unang nakatrabaho ni Jacqueline noong 1988 sa pelikulang Mrs. Mo, Mrs. Ko. Just lost a wonderful person who wasn't just an actor, a great human being, but someone who cared for other people. Terry Pipicache was talking kanina, we were talking and we were both weeping and at the same time laughing. The funny memories of Jane. Masasayang alaala din ang babaunin ni Gardo Versosa sa kanilang pinagsamahan ni Jacqueline. Siya kasi yung parang ate-ate and then para na rin kami magkapatid. Saka siya kasi walang walls. Basta, right. Diba, every time na magkikita kami, kung ano yung gusto niyang sabihin niya. Right. Wala nang wala yung patumpik-tumpik or bubuelo pa siya. Straightforward palagi. Magkasama pa silang nag-celebrate ng bagong taon. Kaya mabigat sa loob ni Gardo na yun na pala ang huli nilang pagkikita. Parang hindi man lang kayo nakapagpaalam ng ano eh. Pero kasi wala rin naman makakapagsabi. So parang like yun yung mga huling alaala ko sa kanya. Bukod sa mga taga-industriya, nakiramay din sa pamilya ang mga tagahanga ni Jacqueline. May pakiusap lang si Andy. Please provide us the respect and privacy to grieve and we hope this would put all speculations to rest. I'd just like to say that her undeniable legacy will definitely forever live on through her work, through her children, grandchildren, and the many lives she's touched. As she herself, her life itself was her greatest obra maestra.
Henry, nakremate na ang mga labi ni Jacqueline Jose kanina, pero wala pang inilalabas na funeral details ang pamilya. Kung ito ba ay bubuksan sa publiko o para sa mga kaibigan o mananatili munang privado para sa pamilya. At yan ang latest mula dito. Balik sa iyo, Henry. Maraming salamat, MJ, Felipe. Nakikiramay po ang ABS-CBN News sa mga naulila ni Miss Jacqueline Jose. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol. Alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend. Sa bago nitong oras, alas 5:30 ng hapon.